just to put things into perspective, kung nasaan na tayo ngayon, saan ang frame of mind natin ngayon, ano ang frame of mind namin ngayon. This is what I told my troops yesterday. Not exactly, dahil may mga revisions akong ginawa, pero gusto kong i-update ito because I will, again, I will read it to them and I will deliver to them through the various messaging systems that message delivery systems that we are using right now. So basically, sa ating mga kababayan at sa aking mga kasama sa paghahanap ngayon kay Apollo Kibuloy, kamusta na po kayo? Alam kong pagod na kayong lahat dahil mahirap ang manhunt na ito. At lahat tayo ay nakakaramdam na ng pagod. At habang pinapaigting natin ang ating operations, ay pinapaigting din ng kalaban ang personal na atake sa atin. They have called me names, at alam ko na marami sa inyo ang natanggap din ng mga hate comments at messages. No one is spared. Ang nakalulungkot dito, pati ang pamilya natin ay dinadamay, pati ang pamilya ko. Ang asawa ko at ang anak ko ay pinapaulanan ng mga hate messages at threats sa social media ng mga fake accounts at mga trolls. Kagabi ay may direktang death threats na sa aking mga anak. Pero hindi kami magpapatinag. Hindi tayo magpapatinag. Tandaan natin kung bakit nandito tayo. Trabaho natin ang protektahan ang mas nakararaming tao, panatilihin ang kapayapaan, at siguraduhin na ang lahat ay sumusunod sa batas, maging sino man sila. Lalong-lalo na sa sitwasyong ito na ang mga biktima na gaya ni alias Amanda ay napakaliit ng boses kumpara sa akusadong si Apollo Kibuloy. Tayong mga pulis ay dapat manindigan para kay Amanda at sa iba pang mga biktima, gaya ng ating inaawit sa PNP HIM, kriminal aming kalaban, mamamayan paglilingkuran. Ang ginagawa natin ngayon ay maaaring ibang-iba sa nakita nyo sa nakaraan, sapagkat ito ay hindi basta trabaho lamang ng isang pulis o iilang pulis. Ito ay kasaysayan sapagkat ginagawa natin ang mga bagay na maaring magiging basihan ng iba pang mga gawain sa hinaharap. Ang ating mga kababayan ay nakatingin sa atin. At ako'y naniniwala na sinusuportahan nila tayo. Huwag kayong maniwala sa propaganda ng SMNI. Sila-sila lang ang nag-uusap dyan, kasama ang iilang trolls na nakikinabang din sa pananamantala ni Apollo Kibuloy. Sinasabi nila na milyon-milyon sila buong mundo. Pero nasaan ang milyones nila nung isang gabi? Ni hindi nga nila napuno ang plaza na sa ating pagtaya ay nasa 2,500 lamang ang upuan. This is despite na nalaman natin na sila ay naghakot pa ng mga tao galing Bukidnon at Surigao para umaten sa kanilang event. Kahit sa live broadcast nila, ito ay hindi may pagkaila. Ang peak views ay 1,700 lamang ang nanood sa kanila sa buong mundo. Kung buong mundo man ang pinanggalingan ng 1,700 na ito, wala ang 8 milyon. Ikumpara nyo sa mga comments ng ating mga kababayan sa mga shows ng mainstream media, overwhelming ang suporta na ating natatanggap. Sapagkat nararamdaman natin na nasa likod natin sila. Gusto nilang magtagumpay tayo. Gusto nila ng hustisya na naaayon sa proseso ng batas at korte at hindi sa labas nito or extrajudicially. Naiintindihan ng ating mga kababayan na nais nila na makamit ang tunay na hustisya. Hustisyang kailangan nating magpasakop lahat. At ito ay pinapatakbo ng ating mga korte. At ang unang hakbang
para masimulan ang hustisyang ito ay ang pagrespeto sa warrant of arrest sa pamamagitan ng mapayapang pagsuko. Tapos na ang panahong hinahanap natin ang hustisya sa kalsada. Nakita na natin ang pait na idinulot nito sa ating mga kababayan na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong idepensa ang mga sarili nila, lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Hindi tayo ang pulis na kinakatakutan ng mga tao. Tayo ang pulis na pinaniwalaan ng mga tao. Narito tayo para protektahan ang lahat. Siguraduhin na patas ang batas at ipakita na walang nakahihigit sa batas. Hindi lang ito tungkol sa pagsiserve ng warrant of arrest sa isang tao. Tungkol ito sa pagpapakita sa bawat Pilipino na ang kanilang pulis ay naririto para sa kanila upang protektahan sila at gawin ang tama. At bilang panghuli, uulitin ko sa inyong lahat, ginagawa natin ang trabaho natin na sa panig tayo ng batas. Kung sa hinaharap magreklamo man si Apollo Quiboloy laban sa atin, iisa ang depensa. Tayong lahat ay ginagawa lamang ang trabaho natin. At higit sa lahat para sa inyo. Lahat kayo ay sumunod lamang sa utos ko. Bilang Regional Director, ako at ako lamang ang responsable sa lahat ng ito. I am taking full responsibility in everything and anything that you do. Kilala ako ng mga taong nakasama ko na noon. Hindi ako nang iiwan ng tao. I don't throw my people under the bus to save my own skin. May isang encuentro ako noon sa Fairview, Quezon City, tanghaling tapat, December 14, 2005. Apat ang namatay sa isang 300 square meters na lote at 16 ang inaresto namin. Nag-file ng harassment case at natapos lamang ito noong 2017 or after 12 years. Pero lahat kami ay exonerated at na-promote din. Kaya magpakatatag tayo, humugot tayo ng lakas sa kaalaman na mahalaga ang ginagawa natin. Tayo ay gumagawa ng magandang ehemplo para sa lahat. Kapag nahuli natin ang taong ito at mahuhuli natin siya, malalaman ng bawat Pilipino na pwede silang magtiwala sa ating nagawin ang nararapat. Magpatuloy tayo. Pagmalaki natin ang ating ginagawa at tapusin natin ito at ipakita sa mundo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pulis para sa Pilipino. We're almost there. Gawin natin ito ng sama-sama. Mabuhay ang PNP, mabuhay ang Dabueño, mabuhay ang Pilipinas, at mabuhay tayong lahat. Thank you po. Kung may mga tanong po kayo. Yes. Yes, I do. Why do you only declare this now? Hindi naman kailang i-declare pa right at the very start. Nire-reiterate ko lang. I am reiterating the fact in the very beginning that I take all responsibility for all this action. What happens is day one po? Nakita niyo naman siguro ang pinaka magandang documentation diyan, yung mismong SMNI Live. Pati ang mga propaganda nila, tingnan niyo. Makikita niyo, until kahapon meron tayong pinasok na isang building sapagkat meron tayong nakit na information na na-receive na may kwarto si Apollo Quiboloy doon na pwede niyang pagtaguan. Positive, nandoon ang kwarto, wala lang ang tao. Kwarto na napakaganda, base sa mga gamit na nandoon ay kwarto na isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apollo Quiboloy na napaliligiran ng iba pang mga maliliit na kwarto ng mga babae naman, base naman sa mga nakita nating mga gamit. So, wala nga rin naman ang mga babae. At meron tayong nakita ron na isang seksyon na ngayon ay ating namang ikinocoordinate sa ating tamang ahensya
May mga minor tayo nakita. Alas 6 kahapon, umiikot tayo. Ang sabi ng mga tao doon, tulog. Na hindi naman kapanipaniwala. Bago kami nakapasok doon, mga 30 minutes na kaming inantala nitong mga taga-KOJC. Bago kami makapasok, may dala akong 60 na mga babae na mga magsesearch. Kasi yun ang kanilang yun ang kanilang request na babae lang makapasok. Kasi halos lahat ng building dyan, ang mga nakatira ay babae. Si Apollo Kibuloy lang ang bukod tanging nakatira sa gitna ng mga babaeng ito. Totoo yan. So, kahapon nakita natin may mga bata, minor, 10 to 15 years old, mga tulog. Sabi, tulogan. O nagtutulog-tulogan. Hindi na natin nasigurado dahil ayaw nilang papasokin ang camera, ayaw nilang papasokin ang video, which we respected. At doon sa 16 na tao ng mga babaeng pulis na aking dinala para sana maghalughog doon sa kwarto, sa building na yon, 10 lang ang kanilang pinayagan. Again, on their terms. So ngayon, hindi ko kinoconsider na search na ang building na yon. I'm making a report na ito ay na-search natin on their own terms. Kaya hindi talaga makikita at hindi kami satisfied sa resulta nun. Kaya hindi nila kami, huwag nila kami sisihin kung babalikan namin at i-search namin on our terms. Before this operation, lahat naman ng search na sinasabi ng certified certification ng mga nauna mga agencies at iba-ibang mga agencies na pumunta sa kanila na gusto pa nila ipakita sa akin. All those searches are made on their own terms. On the terms of the wanted person. So, paano yun? It is only now that we are asserting some of our terms na hanggang ngayon ay napakarami pa rin balakid on their terms pa rin. Okay? So, uulitin namin yan. Uulit-ulitin natin yan hanggang sa tayo masatisfied na talaga ngang wala si Apollo Kibuloy. General. At totoo nga ang sinasabi nila na hindi nila alam kung paano kontakin yung tao. Pero sa ngayon, huwag tayong masidetrack. Sinasabi ko sa aking mga tao, huwag tayong masidetrack sa tunay na issue rito. Tayo ay nag-i-implement ng warrant of arrest sa isang taong nagtatago. General, clarify ko lang. Ano pong yes, building po yung maraming kwarto? At ilang kwarto dapat ang i-search nito? Huwag ko nang, hindi ko na muna, in their deference, ano? Kasi tatamaan sila na kaplastikan ang kanilang ginagawa doon. Dahil it's a learning institution yun eh. Pag pinangalanan ko ang pangalan nila, they challenge me, I'll take the name, I'll broadcast the name para makita kung anong klaseng edukasyon na kanilang ibinibigay sa lugar na yun. Ilang pong kwarto dapat ang search, General? Napakarami, hindi nga namin dahil 10 lang ang pinapasok nila. Hindi namin matapos-tapos ang pagbibilang, ang pagdo-document, may harassment pa ng kanilang mga cameraman, may harassment pa ng kanilang mga abogado. So, we really gotta concentrate on our jobs. Sa inyo pong tingin doon sa kwartong sinasabi po ninyo na mukhang kay Pastor Kibuloy, mukha ba siyang ngayon lang iniwan? Pwede niyo po bang i-describe sa amin, General Pace? Thank you. Alam niyo, yung mga ganun, subjective yun eh. Paano mo masabi kung kagagamit lang o kahapon lang? Like in a hotel, how do you know na kagagamit lang kahapon ng hotel? I really cannot give you a definitive answer regarding that matter. Aminado yan. Unless na it will be on our own terms. Papasukin niya ang SOCO. Hahanapin namin ang fibers ng mga buhok. Kung kaninong mga buhok ang makakita namin sa kama. Kaninong... Ngayon, isigurado yan. Ibabacuum clean na naman nila yan. Dahil nakita naman natin kung anong krimen eh. Human trafficking, child abuse. At nakita natin ang mga nagsasalita na ng mga biktima. Wala nang makitang... Parang nagdedesperado ang ibang mga biktima nga na hanggang sa internet, nilalabas na nila ang kanilang mga karanasan. Kagabi, may lumabas na naman yung Ukrainian na karanasan niya. Walang babae na gustong ilabas ang ganong klaseng karanasan. Sino ba naman ang magiging proud na ganon ang ginawa sa'yo ni Apollo Kibuloy? So, we are really hell-bent on bringing him to justice.
hanapin. Kung hindi man sa, kung ito man ay makakuha sila ng legal remedy at patingin kami ng korte, pangako ko, pag ako inutusan uli, gagawin ko uli ito. Hindi natin titigilan ito. Hanggang sa siya ay sumuko. At wala siyang karapatan na mag-demand ng kung ano-ano. Ba't kailangan niyang i-demand sa presidente ang mga papeles na hinihingi niya? Sino ba siya? Is he above the law? Ganun ba talaga? Lahat ng klase ng may mga warrant yun, di magde-demand na rin ng gaya niya na ganito ang papel, ganito ang kailangan kong assurance, ganito, ganito, bago ako sumuko. Ano yun? Hindi naman yata yun ang nakasulat sa batas at hindi naman ang espiritu ng batas. General, sa press confo na isinagawa ni Attorney Torion a few days ago, sabi po niya na pagtapos po nito, i-hunt down po daw niya kayo at hindi daw niya kayo patutulugin sa mga kasong isasampalaban sa inyo. Hanggang sa inyo po pagretiro, would you react to that, sir? Bring it on! Hindi ako gaya ng kanyang boss na magtatago. Haharapin ko siya. Kung makulong ako, di makulong. Di ba? Bakit? Hindi lang naman ako ng first time na nagka-warrant ngayon. Tingnan yung record ko, may warrant ako dati, nagpiyansa ako. Piyansa! Harapin mo sa korte. Oh, ano ngayon? Exonerated ako. General ako. Di ba? Major ako nung nagka-warrant ako. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa nakukuha yung, naalala ko na naman, yung piyansa ko. Dapat bawiin ko yun. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha, 2,000. Maliit na kaso, pero di ba? Hindi ako kaya ng boss niya na magtatago at magsisisigaw, maghahanap ng hustisya sa kalsada. Mali yun. Kahit kaabogado niya tao eh. Di ba? Kahit sinong abogado yan, tatawanan siya niyan. Si Noli Di Castro eh, di ba? Si Kabayan, di ba? Hindi kami mali. Talaga ang dapat, pag ang tao may kaso, lumabas at harapin ang kanyang kaso. Oh, anong mali dun? I-justify pa niya? That's wrong. That's wrong. Kasi pag ganyan ang nangyayari, paano na lang ang iba? E di pag nagkawaran, e di magtago na rin. At pagkatapos, eh, magde-demand ng kung ano-ano. General. Boss, walang search warrant dito. Ang search warrant ay para sa bagay at kontrabando. Wala kaming sinasabi na may kontrabando sa loob ng CQGC. Wala kaming sinasabi na may baril dyan. Wala kaming sinasabi na may droga dyan. Wala kaming sinasabi na may dapat kaming search warrant dyan at kumpiskahin namin. Yun ang search warrant. Ang meron kami ay warrant of arrest na ang sinasabi ng korte, utos sa amin yun, dalhin nyo si Apollo Quiboloy at ang lima pa dito sa korte ko para managot sa salang ganito, ganito, ganito. That is Pasig RTC 159. About sa digging na yan, allegation ni Attorney Torion yan, let him prove that. Wala akong sinasabi muna dyan sa mga bagay na yan, sapagkat yan ay allegation nila. Let them prove it. Kaya yan ang gusto nila, di sige, let them prove it also. Pero may photos and videos din. Ilabas nila yung nagbigay ng photo at pakita niya rin ang, alam niya ang batas paano dyan. Ilabas niya yung taong nagbigay at bigyan niya rin ng sworn statement. Kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. For clarification, sir, no excavation, no digging inside. Hindi ko sinasabi ang kung ano man dyan regarding sa diggings na yan dahil yan ay nilabas ni Attorney Torion. Let him prove it. Diba? In the same manner na gusto niya, i-prove namin yung guilt at kung ano pa man ni Apollo Quiboloy bago niya i-surrender sa batas yung kliyente niya. Yung na-mention niyo before, sir, na underground facility, ano yung mga efforts to locate that? Wala bang excavation? Hanggang ngayon, meron tayong mga technical people na ginagamit yan. Because yung mga technical natin na mga ginagamit, hindi naman yan para lang sa bagay na yan eh. And it has been, those are reliable instruments na according sa mga operators nga, ay nagamit nila hanggang sa ibang bansa. Nung nagbigay ang Pilipinas ng suporta sa mga nasalanta ng mga massive earthquake. Kaya they are very, very confident sa capability at mga results na ibinibigay sa kanila ng mga instrumento nila. Ano nagpapahirap, sir, na malocate yung entrance ng sinasabi ng underground facility?
unang-una talagang this only half of the things that we want to do, less than half of the things that we want to do, we actually do. Ibig sabihin, ang search na ito ay always done on the terms of KOJC. Kasi nga, ayaw nating we work within those challenges. Ayaw naman namin persahin na talaga ng persahin ng persahin na talaga. Kaya kahapon, pinilit ko na lang talaga yung Emerald Gate na sinasabi nila. Nabuksan talaga. Just to dispel, ano ba ang nakalagay sa kanilang TPO? Ang allegation nila na pinipigilan namin silang pumasok sa kanilang compound. Anong totoo? Sila ang pumipigil. Doon sa unang gate na ginagamit namin, dati open yun. Napakawawalang hiya. Sinarado ang gate. Nilagyan ng excavator. Pinadaan kami sa napakaliit na lagusan. At pagkatapos, hinihingian na kung ano-ano. Bakit? Sila na ba ang otoridad ngayon? Kahit na sila ay private, maliwanag right at the very start na ito ay papasok ang pulis para hanapin ang tinatago nilang fugitive na boss nila. Na walang lakas ng loob para harapin ang kasong sinasabi nilang napakahina. Kung tanungin mo sa Attorney Torion, ang sasabihin at ng mga abogado, sasabihin lang, napakahina naman yan, matagal nang dismiss yan. Eh, dismiss pala eh. Ba't hindi kayo lumabas at sabihin sa judge yan? Ibig sabihin, mali ang judge. Di ba? Kaya, andun lang tayo. Huwag tayong masidetrack sa main issue na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. Since last week, sir, may mga umaalig ito na alleged U.S. aircraft. Tumutulong ba ang U.S. sa operasyon na ito, lalo't wanted din si Pastor Kibuloy dun sa Amerika? Yan. Panibagong mga... Di ba? Again, allegations. Let them prove it. They make that kind of preposterous claims. Lahat na lang eh. Di ba? Like the claim of their boss na siya ang anak ng Diyos dito sa lupa. Eh, anak pala siya ng Diyos eh. Ba't hindi niya harapin ng lahat ng kanyang mga accusers? Ang nabasa ko kasi anak ng Diyos, hindi tumakbo. Di ba? Ang nabasa kong libro na merong istorya ng anak ng Diyos, hindi tumakbo, nagpapako sa krus. Sir? Good morning, sir. Sir Antonio Colina from Mindanao. Sir, on day one, you said na you are 100% certain that Kibuloy is still inside KOJC compound. Now that it's day 11, sir, you're still confident na nandyan pa siya? Hanggang ngayon, naniniwala kami na nandyan siya. Tinatawanan kami. Sige lang. There's always time for everything. At darating, sabi ko nga kanina, mahuhuli rin natin yan. Mahuhuli natin yan, just a matter of time. Sir, balik lang ako doon sa question on excavation. May ginagawang drilling activities or excavation ba sa basement ng JMC? That is the allegation of Attorney Torion. Let him prove it. But on the part of PRO, sir, can you categorically say that there is no drilling activity? Basta sa akin lang yan. Let Attorney Torion prove the things that he is saying in the media. I just don't want to dignify all those things. James of GMA, sir. Sir, just this morning, nagpalabas yung Davao City Council ng resolution requesting the PNP to uphold the rule of law in implementing the warrant of arrest, no, the continuing implementation. Your comment on that, sir? Yeah, we welcome those... We welcome this resolution of the Davao City Council because lahat tayo ang gusto natin is uphold the rule of law. And I do hope that our esteemed council members and the political leadership of not only Davao City but our country as well to call for the concerned people and instrumentalities and everybody, all the Filipino people, to uphold the rule of law. At central to this upholding the rule of law is the respect for the judicial processes. Babalik tayo sa pinakauna na nagsimula ng lahat ng ito. Ano yun? May mandamiento de arresto ang RTC sa Pasig at nagsasabi, dalhin nyo si Apollo Kibuloy dito sapagkat siya ay dapat managot dito sa kaso inaakusa sa kanya, human trafficking at
child abuse. Sir, follow up. So hopefully, I hope that the political leadership also make that call to Apollo Kibunoy and his followers na respetuhin nyo ang rule of law. Hindi yung justice for Apollo Kibunoy na nakalagay sa t-shirt nyo, ayaw nyo namang humarap sa husgado. Saan justisya nyo hinahanap sa kalsada? Tapos na tayo sa panahong yun. Ang justisya ay hindi hinahanap sa kalsada. Ang justisya ay hinahanap natin sa ating mga korte. Hindi ito political. Huwag natin haluan ng politika ito. Wala itong politika rito. Ito ay patas na pag-i-implement ng warrant of arrest. Gaya na napakaraming tao ngayon sa loob ng mga kulungan dito sa Davao City at sa iba pang parte ng bansa. Lahat sila. Dahil may utos ng korte na sila ay hulihin at ikulong, ikinulong sila. At meron silang mga court dates, humaharap sila sa judge, hinaharap ang kanilang mga kaso, dinidepensahan ng mga abogado, at ang mga hindi makakuha ng abogado, binibigyan ng gobyerno sa katauhan ng mga public attorney's office na mga naka-assign sa mga korte kung saan sila ay inaasunto. Sir, follow up lang. You mentioned kanina na you are doing the search on their terms. At kahapon, nag-set sila ng challenge to Pro 11 na papasukin daw yung media doon sa katedral at sa JMC building just to prove na no digging operations are being made by the police. Sir, comment on this one, sir. Thank you. Ang tagal na natin sinasabi nga na noon ay gusto nating isama ang media para sa lahat ng ito. Pagkatapos ngayon, again, on their terms, hindi na. Tit for tat. On our terms, on this part also. Giselle of Inquirer, sir, good morning po. I-follow up ko lang yun dun sa rooms po. Was it tight, naka-tidy up po yung area dun sa rooms or clean? Malinis, napakalinis. Parang hotel. It's part of the school. Grace of Mindanao Times. Sir, follow up lang din. Clarification lang, sir, no? Saan particular po na building itong rooms, na a room na sinasabi niyo po? Yun nga, ayaw ko lang i-mention na ang pangalan nila dahil let them ask them po anong pangalan ng school na yun, ng school na yun, ng building na yun. Ako mismo ay hindi naman tayo ganun ka reckless at hindi tayo ganun ka blasphemous kagaya ng boss nila siguro na ang blasphemy is okay lang sa akin I still iba-ibang interpretasyon natin sa Biblia pero I still believe that it's still the correct book. General, pwede ko ma-clarify yung sinasabi po ninyo na 13 to 15 years old na mga bata. Babae po ba ito, lalaki, sir? Yes, babae. Mga babae. That's why we are coordinating with the proper authorities to make an inspection of that facility. Wala mga parents doon eh, sa totoo lang. Wala mga parents doon. Ito po ay nakita niyo talaga, sir? Nakita ng ating mga searchers. Kasi mga babae nga lang ang mga searchers na pinapayagan nila doon. At sa ganung oras ay tulog, supposedly. Really something very, very fishy. Ano ito, sir? Possible biktima ng human trafficking? Possibly. But it will be for proper verification and declaration of the proper authorities. Kami naman ay indicators lang ang tinitingnan at meron kami mga conclusion. No? Kaya, because we are not the proper authority regarding that matter, we will refer it to the proper authority. Yung mga bata po ko sa nakita, doon din malapit sa kwarto ni Kibuloy na sinasabi nyo? Same building. First floor, second floor. Isa lang naman ang building natin na pinag-uusapan. Sir, Ms. Kadwaya. Mga around 5 kahapon, 5-6. Andiyan, naka-live. PM. Hapon. Mm-hmm. Hapon yun. Sir. Ilang mga bata, sir? Around 10. Sir, Miss, follow up. Yes. Sir, follow up ko lang po, sir. Yung umpisa ng pag-serve ng warrant of arrest, all women po na police hanggang ano? Sa first day po. Almost. Although, ganito. Noong first day, andun ako personal. No? O first, second, third day, mga 3 days. Personal akong nagli-lead ng mga searches. Kasi napakarami ng, you know, pag pinabayaan ko ang mga tao ko, mapanghinaan lang ng loob. Eh. Nakita nyo naman kung gaano kagulo.
sa likod ko nga lang, ako nga lang, eh, muntik, talagang nasa brink na rin ako na panghinaan ng loob. Isipin mo naman yung gaano kalaki yung megaphone na inilalagay nila sa likod ko. Napakalaking megaphone ang nilalagay pagkatapos lahat ng pang-alipusta, lahat ng... Kaya nag-lead ako. Na ngayon, nung mag-settle na ang lahat, may mga request sila na, sir, mga babae yan dyan. Eh halos naman eh. 99% of all those rooms, sinasabi nila, ay okupado ng mga babae. Wala pa ako nakita ron ng barracks ng mga lalaki. Kahit hanggang dun sa baba, yung basement nila na parang pigsty, mga babae pa rin ang nandun. Iilan na ang mga lalaki. So, nag-prepare kami ng mga WCPD investigators na nagiging searching team natin. Kaya nga lang, unfortunately, ganun ulit. Hindi na ako nang sumali kahapon at babalikan ko yan. Ako personal na mag-lead yan. Pangako ko sa kanila yan. Babalikan ko yan dahil hindi ako satisfied sa search na ginawa. Sa 16 na nandun ng mga polis, ang daladala, ang pinapasok na nila ay lima sa isang wing. So, 10 lahat. So, 10, yun natin sa dalawa. Which I believe is not sufficient para sa tamang paghahanap ng mga hinahanap dito sa operation na ito. Ms. Kadwaya of Newsline, sir. Sir, clarify ko lang. Yung sinasabi ba na basement, interconnected? Kasi ang perception po kasi ng public na isang room lock o isang room lock, are you giving us the impression na interconnected? Sa loob ng isang room, pwede kang mag-traverse sa isang room? Exactly. So interconnected po? Yes. Kaya nahihirapan kayo? Hirap na hirap talaga kami, ma'am. Hirap na hirap kami. Sa totoo lang, hirap na hirap kami. This facility is really for something really na, you know, for the pleasure of a single person o ilang tao. Kumbaga, this is a facility na talagang out of the ordinary. Okay? Hindi siya, extraordinary siya. Extraordinary. If you won't mind, can you describe, kasi nakapasok ka doon, can you describe paano mo na nasabi na interconnected siya? May point ba na nawala ka rin? Or ano yung, paano nyo nalaman na interconnected siya? Sa first day? Mm-hmm. Sa first day, iisa ang pinasukan ng aking mga tauhan. Sunod-sunod kami. Ang dala-dala ko noon, siguro mga 60-70 na mixture, police women at security, dahil hindi nga namin alam ang, hindi namin alam ang layout. Nung ending, after 1 hour, ako ay lumabas sa pinakagitna. May mga tao ako na lumabas sa kabilang side. May mga tao sa kabilang side. Nagkawala-wala kami. Dahil medyo, siyempre, medyo mahaba nga naman ang aming grupo dahil ang pasilyo dun sa likod ng laundry ay isang tao lang. May pasilyo sa likod eh. Sa laundry. Pero yung laundry nun, pag pumasok ka, kwarto. Pag pumasok ka sa kabilang kwarto, theater. Pag sunod sa kabilang kwarto, sa kabilang pinto, kwarto na naman. Ganun ang mga nakita namin eh. Kaya yung mga tao ko, siyempre, pag liko mo sa isa, eh hindi naman lahat makaliko ka agad. Siguro may mga dumiretso. Akala nila siguro ganun lang, na paralel lang. Eh pagpasok nila dun, ang labasan nila iba na. It's really a well-designed maze. So are we talking here of complicated architectural and engineering, the civil design? Napaka complicated para sa amin. Ah. Napaka complicated para sa akin. And magugulat ka. Yung isang kwarto doon, pagbukas, opisina. Opisina na lang mismong JMC, ha? Record section nila. Pero pagbukas doon, kwarto ng isang pastoral. Tapos, doon sa record section na yun, pagliko mo ulit, malapit na sa boardroom ng mga presidente, ng kanilang board of advisors, andun na sa mga boardroom. So, essentially, interconnected by, you know, small doors, passages, na kung hindi mo kabisado, ay mawawala ka talaga. Na kung hindi mo naman kabisado, hindi mo naman alaman na dinadaan na ng tao. So, galing ka sa boardroom, gusto mo pumunta doon sa kwarto ng pastoral, pwede. Without
the prying eyes of the other people. Because iilan lang ang nakaka-access sa mga lugar na yan. Yes, sir. General, kasi sinasabi niyo po kanina na medyo nahihirapan kayo, may resistance sa loob, hindi kayo makagalaw, hindi niyo magawa yung trabaho ninyo ng maayos. Paano po ang resolve natin dito, sir? Ano magiging resolution ninyo? Maximum tolerance pa rin. And huwag lang mapanghinaan ang loob. Kaya nga, I'm rallying my people to maintain yung aming site sa dulo na ang dulo nito ay mahuli si Apollo Quiboloy. Na ang pagsimula rin nito, ang pinagsimula nito ay ang misyon sa utos ng korte na dapat hulihin si Apollo Quiboloy. So huwag lang panghinaan ang loob. Tao rin yan. Lalabas at lalabas yan. At kung kailan, yun nga, kailangan pwersahin natin siya na sumunod sa batas kung ayaw niyang sumunod ng kusa. Sapagkat ang korte, eh may force to eh. May force ang utos ng korte. Hindi ito para laro-laruin lang ng isang tao na para niya sundin ay siya ang magbibigay ng terms. It's not the spirit of the law. Last three questions. Yes, Ma'am Bride of TV5. General, anong hamon mo ngayon kay Pastor Apollo Quiboloy at sa kanyang legal counsel kay Attorney Torion? Dati na yun eh. At yan din naman ang hamon ng lahat sa kanya sa positive. At yan din sana ang kanilang magiging battle cry dahil palagi nilang sinasabi na justice for Apollo Quiboloy. Napakasimple ng hamon. Harapin mo ang kaso. Sabi nyo, mahina. Ipakita mo, magaling ka. Si Atty. Torion, napakagaling na abogado. Pakinggan mo, napakagaling. Pero bakit takot kayo sa mahinang kaso na sinabi nyo, dismiss naman ng Davao yan, dismiss na ng kaso ang kasong to, wala namang nangyayari. Ayun naman pala eh. Harapin nyo. Baka isang hearing nga lang yan. Tapos na kaagad yan kung ganun kahina ang kaso at ganun kayo kagaling. Sorry, this has been asked a while ago, but I just want to know if you really mean it, that you can all already see the end. We're almost there. We're almost there. Yan lang ang, I'm always an optimistic person. I'm always optimistic. Hindi para ako ay mapanghinaan ang loob ng ganun-ganun na lang. But I'm optimistic, pero siyempre, hindi tayo, we are not foolhardy to actually predict things na si Apollo Quiboloy lang nakakapag-predict ng end of the world eh. Tayo hindi, wala eh. Siya lang. Kaya siguro matagal pa. Eh, takot lumabas eh. Kasi kung bukas na mag-end of the world, useless na rin yung pagtatago niya. Siguro matagal pa. Tanungin natin, gusto natin sagutin niya. Yes, sir. Di ba, narinig nyo yung sinabi ko noon sa Senado? Nung sinabi niya na, sinabi ni Carlo Catiil na they will welcome us with a red carpet at tinake ko ang kanilang challenge. Sige, ngayon natin gawin, ngayong araw. At tapos, ang sagot basta legal ang lahat. Ano pang illegal, di ba? Humingi sila ng tulong sa korte. Ang binigay ng korte sa kanila sa protection order, hindi man sinabi tumigil ang pagsesearch kay Quiboloy. Ang sinabi ay huwag silang pigilan sa kanilang normal activities. At especially yung barikada na sinasabi nila. Kanila naman ang barikada eh. Kaya kahapon, in-assert ko na talaga walang barikada. Buksan ang Emerald Gate. O ngayon, walang barikada. O reklamo pa rin. Di ba? Yan ang problema eh. So, ayokong lagyan ng deadline yung ating operation na to. General, okay? Sir, convinced pa rin po ba kayo na nasa underground facility pa si Quiboloy or nasa taas na siya ngayon? May nagsabi na nasa langit na, di ba? Yan ba ang sabi mo gusto mong sabihin? I mean, above ground na siya. Nasa mga structures within the DOJC. Underground or... Ang hirap sagutin ng mga ganung klaseng tanong, you know? Basta hinahanap namin siya. At ako'y naniniwala, nandyan siya sa loob. At paikot-ikot lang dyan.
Okay? Grabe ah, di ba? Nakita mo naman. Kaya kaiba dahil ang unang pinakamahirap dito na pa namin, ang unang pinakamahirap dito na sa tingin ko na na-encounter namin, yung kanyang mga supporters. Napakarami ng supporters na hindi naman marami actually, ilan lang eh. Kaya lang napakagulo. Napakagulo. That distracts us from what we are doing. Ito yung mga taong nakikinabang din siguro sa, di ba, nakikinabang sa kanyang pananamantala. So pati ito mga to, ako'y naawa nga sa mga taong ito na they were so convinced and brainwashed. Pero marami rin silang mga kasamahan na nagtiwalag na. Na tumiwalag na. Na ngayon ay mga witness na laban sa kanya sa mga korteng ito. Sa mga kasong ito pala. Sa mga korte, talagang pumunta ang mga tumiwalag na. Nandun may mga foreigners, nandun may mga Pilipino, Pilipina. So, yun, kung challenge ang sinasabi niyo, sir. Yung kanyang mga supporters na ngayon ay, ang iba naman ay naliliwanagan na. Ang tingin ko nga, naliliwanagan na rin. May mga marami na rin sila mga tao na umalis na at nagbibigay ng information sa amin. Kahapon ang information na yun na ibinigay sa amin, kombinasyon yun ng luma at saka ng bagong information. General, kaya pinasok namin yung building na yun. Sir, ano pong information ang nakukuha niyo? Is it from human intelligence or yes, from human intelligence? Yung mga maraming mga alam niyo ito ang kuan, ito ang isa sa mga nakita namin. May compartmentation talaga eh. May compartmentalization din si Kibuloy sa kanya mga ginagawa. May mga taong nandito na hindi alam kung anong ginagawa sa kabila. At hindi alam ang lahat-lahat except for a select few na alam ang overall operations. So, ang nakukuha namin ay mga taong nagsialisa na ang nagbibigay ng impormasyon. Ito, kaya kagaya kahapon, tama ang ibinigay na, sir, dyan yung kuwarto si Kibuloy dyan sa ganito-ganito. So, pinuntahan natin, tama nga. Wala nga lang si Kibuloy. Ano naman po nakuha niyo sa mga technology na pinasok niyo sa DOJ? Hanggang ngayon, ginagamit natin ang technology. No? May mga indicators talaga na nandyan. Ang problema na lang dyan, yung actual na pagtakma sa kanya sa mga lugar na ini-indicate na nandyan siya. 8 pa rin po ba yung na-detect niyo na signs of life na nandoon? Hindi natin pwede talagang, ako hindi ko talaga ma-ignore yun eh. Because the technology is proven and tested. Ang problema na lang namin talaga yung paghanap kasi gumagalaw eh. Takot sa activity yung tao na, takot sa activity yung indicators niya kung sino man yung nakikita namin. Pag may activity rito, lumilipat sa kabila. Puntahan namin, lumilipat sa kabila. So, it's really something that is a challenge to us. Kasi, remember, the guy has 2 helicopters and 2 airplanes waiting there in his hangar with all the luxury cars inside the hangar. Ganong karami at ganong karami ang kanyang resources, ganong karami ang kanyang pera. At kami naglalaro ng tagu-taguan. At siya ang aming hinahanap at siya ay pinoprotektahan ng kanyang mga tao na kontrolado nila ng CCTV sa buong area. Hindi namin pinapakialaman ng CCTV. Kasi kung foul lang, hindi pinashutdown na sana lahat ng CCTV para hindi nila kami mamonitor. Andiyan ang CCTV nila. Buhay. Gumagana. Mga cellphones ng mga tao niya. Lahat. Gumagana. Hindi sana pinakumpiska ko na yan. Kung talagang hardball na trabahuan. Hardball talaga ng trabahuan niya. Dapat lahat na sumasama dyan. Walang cellphone para walang makapag-tip sa kanya kung saan man siya magtago. Above ground man o below ground man. So, but we are not doing that. Because, you know, at the end of the day, sa aming trabaho lang ito. Mahirap man. May paraang mahirap. May paraang madali. Dito tayo sa paraang tama. Yung may respeto pa rin sa kanila. Kahit na sila, hindi nila kami nare-respeto. Sir, if ever mag-conduct ng hearing dito sa Davao yung Senate on the alleged abuses ng PNP in enforcing the warrant of arrest, ano po din yung mga evidence ninyo na meron po mga abuses sa part po ng ginawa sa part ng PNP? Alam nyo, I'm really looking forward to any Senate investigation or congressional investigation in aid of legislation. Because we really believe, ako personally, I really believe na it's really time for legislative intervention on
this matter, on this aspect. Hindi ko sinasabi na wala sa batas ang aming ginagawa, kasi kahapon si Attorney Domingo Cayusa, ng former national president ng IBP or Integrated Bar of the Philippines, sa kanyang interview sa 1PH Storycon, together with Mr. Llamas, sino yung host na isa na punta rito nung the last time? Si... Hindi, yung lalaki. Edlingao. Si Edlingao and Ana Pamintuan of Philippine Star. Sila ang nag-interview kay Attorney Domingo Cayusa. And I really, for perspective, I invite you to watch the program, because talagang si Attorney Cayusa mismo nagsasabi na naiintindihan niya kung bakit ganito katagal ang ginagawa namin dito paghahanap. At kung naalala niyo, nung challenge nga ako nung mga KOJC na i-red carpet nila kami, tinanong nila ako gaano katagal. Sabi ko, minimum 1 month. Minimum, ang sabi ko, 1 month. Hindi ako nagbibiro doon. Hindi ako nagbibiro doon. It's with full sincerity it is with full sincerity na I told them, minimum 1 month. Because gaano kalaki ang facility. Sa ngayon nga, hindi pa namin hinahalughog ang mismong dome. Yung dome, hindi pa namin mismong hinahalughog, kasi that dome, based on their press release, naka 13 billion na sila ng investment dyan sa, nandyan sa money, nandyan sa Wikipedia entry na sila naman may gawa eh. Una, 6 billion ang worth ng dome, na naging 13 billion ang construction cost. Ganun na kalaki ang pera na ipinasok mo sa structure na yan. Huwag mo sabihin na wala pang livable quarters dyan, wala pang livable spaces dyan. Yeah? Hindi pa namin nahahanap ang dome. Ha? Ang dome is cursory pa lang ang aming nakita. Inikot lang namin, tinignan lang namin. Pero kung tutuusin dyan, napakarami ng spaces dyan na dapat pang tingnan. Napakalaki ng powerhouse sa tabi ng dome. Umaandar yun. So, ibig sabihin, may sinusuplayan ang kuryente. So, hindi pa namin naiikot yun. Kasunod yun. Kung kailan yun, tapusin muna namin itong mga nandito sa priority namin. Kasi talaga namang napakalawak ng lugar. So, yan nga, gusto nilang matapos kaagad. Pagbigyan nila kami ng search sa tamang, yung walang harassment ba? Yung walang haharap na abogado na, hindi, lima lang kayo. Kaya ako nagdala ng 60 para mabilis eh. Tapos ngayon, magre-reklamo sila na mabagal at hindi kumple, nagdilidali ang polis at uulitin uli. Kasi may pinadala akong 60 na babae kahapon. Ang pinapasok, 10. Ang 50 na katenga. Tapos sasabihin nila, 2,000 na kayo dyan. Hindi totoong 2,000 ang nagsisearch. Napakarami ng bulk ng nakikita nyo dyan, CDM, magbabantay dahil sasarado nila ang highway pag hindi nila gusto ang mangyari. Diba? Haharangin ang mga polis, sasarado ang gate pag makakita sila ng chance. So, I am dedicating policemen to do those jobs. Ang ginagamit ko lang ng polis dyan, iilan lang ang nagsisearch at naghahanap talaga na aktwal dyan sa fugitive natin sa loob ng compound nila. So, challenge lang kasi yung ganito. Very simple lang, kaya hindi ako nawawala sa para bigyan natin ng mukha itong trabaho ito. Paano pag kapamilya mo si Amanda? Paano pag kapamilya mo yung ibang mga biktima? Nakikita nyo ngayon, bata pa, taon na inabuso ang kapamilya mo. At ang nang abuso ay nandyan lang. May warrant, pero nagdidiman sa presidente na bago siya mag-surrender, eh, ito muna ang i-comply ng presidente sa kanya. Abay, teka muna, sandali lang. Di ba? Paano naman ang 110 million Filipinos? Na? Hindi failure yan eh. Right at the very start, yan ang kanilang sinasabi sa presidente. Right at the very start noon pa, before pa itong operation na to, before pa ng June 10 operation, yan ang sinasabi nila. Susurrender lang siya pag pinirmahan ng presidente ang deklarasyon na hindi siya extradite or hindi siya kung ano-ano mga term na sinasabi nila. Why? At tandaan natin ano, hindi siya wanted lang sa Pilipinas, wanted din siya sa Estados Unidos. Dalawang bansa ang ginawa niya ng krimen.
na naglabas ng legal na mandamiento de aresto. Kaya nga tumakbo sa Pilipinas pabalik dahil may warrant siya sa US. I really am not in the position to actually voice out kung ano man ang response ng pasensya na po kayo. Pero tingnan nyo na lang indicators. Wala namang sagot ang gobyerno sa kanya. Eh, no? Or may sagot, pero I don't know. It may have to come from an official government spokesman. Braille of TV5, sir. And General, may lumalabas na yun na sa budget daw ng PNP is 1 million per day itong operation natin. Hindi ko... Wala akong idea gaano eh. Dahil the chief PNP is here to support us. He has sent his budget officer to actually support us. Well, hindi ako magtataka kung umabot sa ganun. Kaya nga, napaka-special itong tao na to na ginagastusan ng gobyerno ng resources na dapat ay magamit natin sa iba pang mga bagay. Di ba? It's really very, very nakakasad, nakakalungkot na dahil lang ayaw niyang harapin ang isang mahinang kaso according to them, eh ganito ang ginagawa ng gobyerno at ganito ang ginagastos natin. May mga dapat na sarili operations tayo. Dapat eh tumutulong tayo sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Eh nandito tayo ngayon, no? Tingnan niyo. Hinahanap si Kibuloy na ayaw humarap sa kaso na inihain sa kanya ng mga bata na wala namang mga boses. Wala namang boses yan eh. Kung hindi tinutulungan ng gobyerno, ang mga biktima na yan ay hindi maririnig. Mahina ang kaso, sabi ni siya mismo at saka ang abogado niya nagsabi, eh ganoon naman pala, uulitin ko, bakit ayaw niyong harapin? Harapin niyo. Last question, sir, from Grace of Midalapay. Sir, sinasabi niyo po na very challenging on the part sa PNP yung pagkantak ng operation. So, ano yan, ma'am? Very challenging po sa part ng PNP, yung pagkantak niya ng operation. So, would it mean, sir, na minimum 1 month this operation will last? Well, una kong nasabi yun sa Senate investigation. It's on record naman. I think it is on TV sa Senate investigation nung sinalens ako ni Katiil na he will welcome us with red carpet na hindi niya naman ang dami nilang sinasabi, hindi naman nila kayang panindigan. Diba? So, tinanong ako kung gaano katagal. Sabi ko, mga isang buwan, minimum. Pero, hindi pa yan sigurado. Kasi nga, at the end of the day, we can even fail after a year with this kind of resistance that they have. We can even fail. At the end of the day, every single day that passes, that we don't apprehend Apollo Kibuloy is another day of injustice, is another day of travesty of the processes, is another day na hindi natin na-implement ang inuutos ng korte, which is very sad. That's why persistent kami, tuloy-tuloy ang ating trabaho, hindi natin titigilan hanggang sa nahuli natin itong taong ito. With that, sir, kumusta na rin, kumusta din po yung ating kapulisan on the ground na siyempre, tatagal talaga yung operation. Yung iba, naulan na, naiinitan. Totoo yun. Kaya nga, gaya na sinasabi ko kanina sa statement ko, alam ko na tayo ay pagod na. Nakakapagod ito at napakarami ng alipusta na ating natatanggap mula sa mga trolls. Hindi ko sinasabing marami ang nang-aalipusta. Ang nasasabi ko ay maraming alipusta ang aming natatanggap. Sa isang tao, mga siguro sa isang araw, kung birahin ako ng isang troll nila dyan na empleyado ng city ay siguro mga 100. At pagkatapos, yung mga unknown na mga trolls na nagsasabi na papatayin nila yung anak ko at gagantihan nila yung anak ko, eh napakarami rin. Kaya nga eh, araw-araw. And I do believe na yan ay natatanggap din ng aming mga pulis na na-identify dito. Kaya nga, I'm rallying them. I'm always trying to boost the morale of our people not to be sidetracked by these issues. Hindi tayo paatitinag, hindi tayo mawala sa issue ng bottom line, kailangan madala sa husgado si Apollo Kibuloy. Yun lang, yun ang pinaka-bottom line natin. Lastly, sir, 2,000 lang po ba talaga yung police na andyan or may mga reinforcement na dumating?
nag-change kami. Hindi ko sinasabing 2,000 ha. Hindi ko sinasabing eksakto ang 2,000 dahil sa classified number. Pero ang sinasabi ko, kung meron kaming ganito karaming tao, hindi ibig sabihin na lahat yan ay naghahanap kay Apollo Kibuloy. Hindi yan. Ang marami dyan, support, CDM support, traffic, security. At ang mga searchers talaga dyan, iilan na lang ang natitira. Yes, kung saan-saan sila galing. Nakita nyo kahapon ang mga gumalaw doon, iba-ibang mga regions. Kaya nga eh, very very special. Dahil lang sa isang mahinang kaso, pero ayaw namang harapin ang Son of God. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, that ends our press briefing with the Regional Director of Police Regional Office 11, Police Brigadier General Nicolas Torre Duterte. Thank you very much.